So, hi guys, it's JC again, JC Ligaspi. So, ngayon, may isi-share ako sa inyo na kumakalat na balita na may bago daw patakaran yung YouTube. Na sabi doon is, kailangan 10,000 watch hours, ay mali, 10,000 subscriber and 5,000 watch hours na daw ang kailangan para ma-monetize ang channel mo sa YouTube. Really, nigga? Which is, kinabahan talaga ako ng sobra kasi yung dati 1,000 pa lang nga, ang hirap, 1,000 subscriber pa lang nga, ang hirap nang abutin. Tapos ngayon, nag 5,000 pa, tapos nag 10,000 pa yung subscriber na kailangan, tapos nag 4,000 watch hours pa. So ngayon, tatalakayan natin kung totoo ba yun o hindi. So, bago natin simulan, kung bago ka sa channel na to, make sure to like and subscribe and also hit the notification bell to keep you updated kung may mga bago akong videos. So, and mag-comment na din tayo. So, ayun, simulan na natin. So, ayan. So, totoo nga ba tong balitang to na kumakalat na kailangan na daw ng 10,000 watch hours at, ay mali. Really, nigga? 10,000 subscribers at 5,000 watch hours na daw ang kailangan para ma-monetize ang isang YouTube channel. Na yun daw ang bagong patakaran ni YouTube. No! God! No! God! Please, no! 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 So, dahil bagong YouTuber pa lang ako at hindi pa na-monetize yung channel ko, so patuloy ako sa pagsasaliksik ng mga karagdagang kaalaman para sa pag-YouTube. So, at yun nga, nahagip ng mata ko yun habang nag-scroll ako ng mga videos, nahagip ng mata ko yun sa mga subscriptions ko na yun daw ang bagong patakaran ni YouTube. May isang, I think dalawang YouTuber na yun na nagsabi na yun nga raw bad news para sa mga bagong YouTuber. So ayun, so para makumpirma yung kung totoo ba talaga yun is naghanap pa ako ng ibang impormasyon. Which is, nakakita rin ako ng dalawang YouTuber na nagsabi na hindi pa sigurado yun at wala pang pagbabago sa YPP, sa YouTube Partnership Program, para ma-monetize yung isang YouTube channel. So, ayun. So, anyway, yung sabi nila nung nagsabi na YouTuber na may bago na raw patakaran is yung ano daw yun, yung patakaran na yun is magiging effective in January 2021. So, iyon. So, yung dalawang YouTuber na nakita ko na nagsabi na hindi pa daw sigurado at wala pang update si YouTube sa bagong patakaran na sinasabi na yun is si Sir John Enguero na sabi niya na dahil may nakita nga siyang ganung video is nagsaliksik siya at pumunta siya sa YouTube Help yata yun, tapos wala pa naman siyang nakitang pagbabago sa patakaran ni YouTube. So ayun, yung sabi niya dun is hindi pa naman talaga sigurado daw, hindi niya alam kung saan nang galing yung mga impormasyon na yan na nakuha ng mga YouTuber na iba. May sabi na ganun nga, hindi niya alam kung saan galing yun. Tapos yung isa namang YouTuber is si Sir Kid Bautista. Pareho na silang malaking medyo lumalaki na yung channel nila. It's monetized na din yung mga channel nila. Kaya nag-subscribe ako dun kasi pare-pareho silang gumagawa ng mga YouTube tutorials din, mga info at iba pang vlogs. At pinapanood ko din yun. Tapos yung dalawang YouTuber na din yun, nag-subscribe din ako. Pero hindi ako nag-unsubscribe dahil sa balitang sinabi nila na tagilid yung balitang yon. Kasi yung dalawang YouTuber na yon is malaki din ang naitulong sa akin as a bagong YouTuber. So, ayun. Anyway, hindi pa naman sigurado yon. Sabi ni Sir Kid Bautista na sabi niya is nagbigay pa siya ng screenshot ng ano ba yun, sa YouTube Help niya ginawa na kita na wala pa naman talaga daw changes yung YouTube na binibigay ngayon. So, hindi pa sigurado yon. Pero, anyway, wala pa naman talagang confirm. So, kung totoo man yung balita na yan na magiging effective yung bagong
bagong patakaran ni YouTube, which is ang kailangan is 5,000 watch hours and 10,000 subscriber. Sa mga bagong YouTuber na kagaya ko, huwag kayong panghihinaan ng loob na mamonetize ng channel. Tiwala lang, mamonetize din tayo. At kung sakali man totoo yung 10,000 subscribers na yan, sa 12 months, sana maabot natin yan. At patuloy lang sa paggawa ng quality content. At nagpapasalamat din ako doon kay Sir John Inguero, tapos kay Sir Kid Bautista. I-check nyo pala yung channel niya, nila, kung bagong YouTuber kayo, kasi marami silang tutorial doon. Yung dalawang nagsabi na yun, hindi ko na sasabihin yung pangalan nila kasi baka sabihin na ninira tayo. Pero magpapasalamat din ako sa dalawang yun kasi marami din akong nalaman sa mga content nila kasi marami din silang YouTube tutorials. I-search nyo na lang, makikita nyo naman yan sa YouTube kung sino yung tinutukoy nito na dalawa. Pero marami yatang naggumawa ng content na ganun. Sabi ni Sir Kid dun sa kanyang vlog na hindi niya alam kung saan nanggaling niyang mga content o mga sinasabi ng ibang YouTuber. Hindi niya alam kung saan nanggaling yung mga balita na yan. At hindi niya rin alam kung saan nanggaling yung mga pinapakita nilang screenshot na ganito nga, may changes na nga si YouTube sa YPP, sa YouTube Partnership Program, pero wala pa naman talagang pagbabago ngayon. So anyway, malay natin, totoo nga yun, mag-effective nga yun sa January 2021. Sana wag naman kasi napakahirap talaga. 1,000 subscriber pa lang nga at 4,000 watch hours is mahirap nang abutin kasi napakahirap talagang gumawa ng quality content. So ayun nga, para malinawan kayo kung totoo nga yung balitang yan is magsaliksik kayo ng magsaliksik. As a bagong YouTuber, kailangan talaga natin ng mga kaalaman pa sa pag-YouTube. Kaya patuloy tayong maghanap ng mga videos, mag-subscribe na rin tayo sa kanila, sa mga channel na yon, kasi natutulungan din tayo nila. So, salamat sa mga YouTuber na yon, sa dalawa, lalong-lalo na kay Sir Kid, tapos kay Sir John Inguero, Kid Bautista, at kay Sir John Inguero, na nagkaroon, kasi nung nalaman ko yung balitang yon, medyo aaminin ko, medyo na down din ako, pero inisip ko hindi yan sa gabal sa pag-YouTube kasi kung talagang pursigido ka sa pag-YouTube, kahit anong changes pa dyan yung mangyari is hindi ka susuko kasi gusto mo yung ginagawa mo, kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka makakaramdam ng pagod o pag-aalinlangan na itutuloy ko pa ba to o ganyan, hindi ka magkakaroon ng question sa utak mo ng ganyan kasi pursigido ka. So yun lang nga yung kailangan, pursigido ka talaga sa ginagawa mo. So ayun lang, salamat sa panonood, make sure to like, comment, and subscribe, and also hit the notification bell to keep you updated if I have a new videos. So anyway guys, sa mga ginagawa kong videos is ngayon, workout challenge muna ako ngayon, titingnan ko kung ano yung magagawa ng 1 month workout challenge dito sa katawan ko. Yan. Kung mag-improve ba, which is nakaka-day 13 na nga ako, medyo may improvement na. Watch niyo na lang yung mga videos ko, i-visit niyo yung channel ko, and also please like, comment, and subscribe nga. So, ayun lang guys. Thank you.